Bakit? Kasi gusto ng Diyos na mas makilala pa natin siya. At pagkatapos ng atake ng kaaway, ang pagpapala ng Diyos ay darating sobra-sobra pa. Amen. Alakbaran natin ng Panginoon. Write it down. Napaaganda ng mensaheng ito. Pagkatapos ng mensaheng ito, orderin mo yung DVD nito at magkaroon ka ng sariling sipin nito at lagi mo itong pakikinggan at lagi mo itong panunuurin. Anong sabi ni Satan? Ay sabi ni Lord? Ay sabi ni Job? Di ba humutubad naman ako pinamanak sa mundong ibabaw na ito? Kunin na Diyos ang lahat ng bagay, tuloy ang paglilipo. That is an apostolic message. Apostolic preaching. Alisin ng Diyos ang lahat ng bagay, tuloy ang paglilipo. Pakisabi, tuloy ang paglilingkod. Noon ang sigaw natin, kaya natin to. Ngayon hindi, tuloy ang paglilingkod. Kimi asawa kay wala, kimi boyfriend kay wala, kimi kasintahan kay wala, kimi anak kay wala, tuloy ang paglilingkod. Amen? Kimi pera kay wala, bisan awan di inapoy, yuray awan di makan, tuloy ang paglilingkod. Amen? Tuloy, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya napakaganda ng exhortation, di ba? Hindi tayo natatakot na ibigay ang ating tithes, offerings, and first fruits. Sabi nga na isang kapatid, bakit ganun? Pagpalaki na ibibigay mo, parang nakakatakot ng magbigay. Hindi nakakatakot kasi dati naman tayo wala. Amen? Bago tayo nagkaroon. Hindi nakakatakot na ibigay mo ang tithes, offerings, and first fruits mo. Hindi nakakatakot yan. Kasi ano kung sa Diyos lahat nagmula yan eh. Sa Diyos lahat nagmula yan. May tao pa ho ba? Kung sa Diyos nagmula ang lahat ng bagay, He has all the authority. Nakikinig pa ho ba tayo? Meron siyang karapatan na alisin sa atin ang lahat ng bagay. Meron siyang karapatan. Sige Lord, ayaw mo magkaanak ako? Go! Ayaw mo magkaasawa ako? Go! Eh ba, pag wala akong asawa, backslide ako. Pag wala akong anak, backslide ako. Kailangan Lord, papasagot ko siya. Pag hindi ko siya napasagot, hindi na ako aatin. Kailangan talaga siya, may pangasawa ko. Pag hindi ko siya napangasawa, hindi na ako aatin. Hindi na ako nakaturo, ako na nakasabihin mo, ha? Hindi na ako nakaturo. Misa, lagi tayo nang mi-misinterpret, eh. Ewan mo ba? Hirap mo siya talaga yung misa na magandang lalaki. Lagi ka nang mi-misinterpret, eh. Lord, kapag hindi mo ito binigay, hindi mo na ako matatagpuan sa gawain mo, hindi na ako maglilingkod sa iyo. That is not true Christianity. Ang true Christianity, mawala man ang lahat, huwag lang si Lord. Amen. That is true Christianity. Romans 14:23, hindi nagkasala si Job. Sa kabila ng inalisa sa kanya ang lahat ng bagay, nanatili pa rin siyang humble at naglilingkod sa Diyos. No? May karapatan ang Diyos na kunin ang lahat ng bagay. Kaya sabi ng Lord, ibigay mo yung tithes, ibigay mo yung offerings, ibigay mo yung first fruits. Bili tayo ng digicam, D7000. Bili tayo ng bagong keyboard, bili tayo ng bagong drums. Ibigay mo yung pangbili. Huwag kang matakot. Di ba? Bakit maiwi with the whole? Bibili ng panibagong camera, yung latest model na D7000. Bibili ng bagong keyboard na latest model. Bibili ng bagong drums na latest model. Nanginginig kang ibigay at ayaw mong ibigay. Huwag kang matakot, ibigay mo. Amen? Sabi mo nga, hindi ako natatakot. Ibibigay ko. O, ibibigay mo, ha? Ibang isabi. Ikinig pa mo ba tayo? Eh, luma na nga yung sasakyan natin. Hindi mo pa ma-donate. Eh, lalo na pagbago niya. Diba? Eh, lalo na pagbago niya. Lalo hindi mo ma-donate. At saka hindi pa pwedeng pag-anibarsary. Very active tayo. Pagkatapos ng anibarsary,
hindi na tayo active, it's not good. Whether it is anniversary or not, you must be active. Active all the time. Amen. Amen. So makikita natin, mga minamahal, mukhang mahaba itong mensahe ko eh. Okay lang, ituloy ko. O hatiin ko, ituloy na natin. Ituloy na natin, no? Minsan-minsan lang ito eh. Umatake na naman si Satan. Sabi ng Lord, oh, di ba, sabi ko na sa iyo eh. Nakita mo Satan, tinanggal mo lang sa kanya, sinamba pa rin ako, naglipod pa rin sa akin ang anak ko. Ito ang sabi ni Satan. Skin for skin. Yung expression ni Satan yan eh. Skin for skin, balat para sa balat. Bigyan mo ng sakit yan. Hindi na yan sasampa, hindi na yan maglilipod. Balat para sa balat! Sabi ni Satanas. Talupan mo yan na parang mangga. Hindi na yan maglilipod sa Panginoon. Alam mo, sabi ng pastor ko, tanda-tanda ko ngayon eh. Alam mo, mas maganda kapag nagpipresyon na mabigat. Sabi niya, mas maganda pang ngayon pa lang magbalata na tayo eh. Kaya sa pagdating ng panahon, babalatan tayo ng Diyos sa may ihaw sa impyerno. Mas mabuti pang magbalata na tayo ngayon. Sabi niya. Ako, okay lang, hindi ako umaalis. Sige, balatan mo ako ng balatan. Di ba? Sige, balatan mo ng balatan. Okay lang, lagi ako sa harap ko, nangupo. Sige, kahit tamaan ako, kaliwat ka lang, kahit ilawa niya, tumatabansig pa sa akin. Paala ka sa buhay mo. Kaya sabi ni Satanas, skin for skin. Subukan mong bigyan ng sakit yan. Wala na yan, atras na yan. Sige, bigyan mo siya ng sakit. Huwag mo lang kukunin ang buhay niya. Binigyan ng sakit, grabe, cancer of the skin. Nakikinig pa ba tayo? Alam mo, ang sabi ng asawa niya, ito na. Yung una yung asawa niya, medyo tahimik pa eh. Bandang muli, hindi na nakayaan at bumigay na rin. Ano? Are you still holding on to your integrity? Or why don't you curse God and die? Sumpain mo na ang Diyos mo. Kalimutan mo na ang magiging Kristiyano. Mamatay ka na. Alam mo, ang sabi ni Job, ang galing eh. Mabuti na lang, hindi Job ang pangalan ko. Mahirap pag Job ang pangalan natin. Sabi ni Job, huwag kang tumulad sa mga mangmang na babae na tinatanggap lamang ang mabuti mula sa Diyos at ang mga pangit na bagay ay ayaw nang tanggapin. Nang ibig sabihin ni Job, kung pinapahintulutan ng Diyos yan, pabayaan mo, He has all the authority. Yan ang ibig sabihin ng born again Christian. He has all the authority. May kapangyarihan siya sa ating mga buhay. Kaya sabi nga ng Diyos sa isang babae, anak, itulak mo yung batong yan. Tinulak niya for years. Sabi niya, Panginoon, ilang taon ko na pong tinutulak ang batong ito. Hindi naman nauusog sa laki sa bigat. Tampong-tampo na siya. Sabi ni Lord, bakit? Sinabi ko bang iusog mo? Ang sabi ko, itulak mo lang. Hindi ko sinabi ko iusog mo. Nakikinig mo ba tayo? Gets mo? Nang ibig sabihin, kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Diyos, gawin mo lang. At ito ang pinakamahirap sa lahat. Nagawin mo lang ang kalooban ng Panginoon kahit na sino pa ang umayaw at hindi sumama sa iyo. Yan ang pinakamahirap sa lahat. Pinakamahirap sa lahat yung gawin mo lang ang kalooban ng Panginoon kahit na ano pa ang mawala sa iyo. Amen? Nakikinig po mo tayo. Yung will ng Lord ang pinakamataas sa buhay mo. Kapit. Let your kingdom come, let your will be done. Here on earth as it is in heaven. Sige, kung ayaw nyo ang samahan, sabi. Anong magagawa natin, di ba? Wala naman tayong magagawa. Ganyan lang talaga ang buhay, para ng life yan eh.
Life, di ba? L-I-F-T. Life. Pag pinext mo yan, L-Y-F. Diba? Nakikinig pa ba tayo? So mga minamahal, makikita po natin sa verse 13. Verse 13. Ikwento ko na lang po kasi wala na tayong slide. Alam mo, may dumating na tatlong kaibigan ni Job. Tatlo. Assignment na lang ninyo. Job chapter 2 na yan eh. Job chapter 2 na yan. Verse 11 hanggang verse 13. Dumating ang tatlong kaibigan ni Job. Alam mo sa verse 13, nakita nila yung suffering ni Job was very great. Pakisabi, very great. Yung sinitang great, matindi na yun eh. Lagyan mo pa ng very. Grabe. Nakita Job's three friends saw that the suffering of Job was very great. Very great. Alam mo, pagdating nila kay Job, pitong araw, hindi sila nagsalita, hindi sila nag-usap. Naiyak sila, grabe ang suffering ni Job. Yung asawa niya, sumpain na raw ang Diyos at mamatay na raw siya. Tatlong anak niyang babae, pitong lalaki, nangamatay lahat. Lahat ng pag-aari, lahat ng tauhan, nangawalan, nangamatay lahat. You know, Satan attacked Job's health, and Satan take away, no, all the property and children of Job. Alam mo, nung katabi nila si Job, wala silang masabi. Umiyak na lang sila. For 7 days, walang pag-uusap. The suffering of Job was very great. Siguro, pinakita ng Diyos sa atin ito mula sa Biblia. Para ipakita sa atin lahat ng blessing natin galing sa Diyos. At pangalawa, walang pagsubok na pwedeng makapagpatigil sa atin sa paglilingkod kay Kristo. Amen? May prophecy ako na yung mga hindi magtutuloy sa Panginoon, ibibigay na Diyos ang blessing sa inyo o kayong papalit sa kanila. Gusto niyong matupad sa inyo yun? Sino ang gusto? Taas ang kamay. So, palitan niyo sila. Paano? Pag ayaw nilang tumayo, ikaw bang tumayo? Totoo. Eh, ayaw nilang tumayo, di ikaw bang tumayo? Palitan mo sila. Kung ayaw nila ibigay ang kanilang tithes, ikaw bang magbigay ng tithes? Kung ayaw nila ibigay ang first fruits, ikaw bang magbigay ng first fruits? Yes. And the Lord will use you mightily, effectively, and the Lord will bless you. Yes. Paghanda mo silang palitan, ikaw ang gagamitin ng Lord at ikaw ang pagpapalain ng Panginoon. Yes. Anong sabi nga ni Benny Hinn? If Billy Graham will die, if T.L. Osborne will die, their anointings will come upon me. Grabe. And hindi na nga ng anointing ni Benny Hinn eh. Gusto pa niya yung anointing ni Billy Graham at ni T.L. Osborne papunta pa rin sa kanya? Pwede yun. Kung gagawin niya ang gawain ni Billy Graham at gagawin niya ang gawain ni T.L. Osborne. Ano mang gawain ng papalitan mo na hindi nila ginagawa at ginagampanan, ibibigay sa iyo ng Lord. At ang blessing na para sa kanila ay ibibigay sa iyo ng Panginoon. Naalala niyo ba yung parable of worker o yung parable of talent? Isang talento niya, hindi niya ginamit, di ba? Yung dalawa, ginamit, naging apat. Yung lima, naging sampu. Anong ginawa ng Lord? Yung isa kanina binigay. Sa sampu, naging onse. Ganyan ang kalooban ng Panginoon. At ito, ayaw na ayaw mo sa taan ng buhay ko. Na ang tawag at ang blessing ng iba ay ibigay sa iba. Ito ang ayaw na ayaw. Ito yung mga preaching na kinaayawan ng marami. Pero ang lahat ng prophecy na tupad. For whatever the prophet prophesied in the name of the Lord shall come to pass. Sabihin mo sa asawa mo na nasa ibang bansa, ibigay ng maayos ang tithes, offerings at first fruits. Let me prophesy, bubuhos ang masaganang pagpapala. Thank you. Sabihin mo sa mga kamag-anak mo sa sarili mong nasa abroad, nasa Pilipinas ngayon, ibigay ng maayos ang tithes and offerings at first fruits, bubuhos ang masaganang pagpapala. Sabihin mo sa sarili mo, sa mga mahal mo sa buhay, maglingkod sa Panginoon! At sasamahan tayo ng Panginoon at ang anointing ng Diyos ay matinding sasama. Isipin mo na ipapangaral mo ang Bible ng walang tingin-tingin.
Hindi ako matalinong tao. Awa lang ng Diyos kung bakit ako nakakapangaral ng Bible ng walang tingin-tingin. Yes. Alam ng mga kapatid yan, nagtuturo ako sa kanila ng Friday, nag-disciple ako sa kanila ng Friday. Walang tingin-tingin, wala akong Bible. But I can explain and I can expound the Bible. You know why? It's because of the anointing. At ito ang ayaw na ayaw ko at iniiyak ko talaga rin. Pakisabi niyo sa mga naliligaw at nalilis ng landas, ang tabang ng Diyos ay nakaampa na sa inyo. At huwag niyong hayaang bumagsak pa ang tabak at bumagsak ang tabak. You will cry. Magugulat ka na lang, wala ka ng trabaho, wala ka ng negosyo, hindi ka nag-a-abroad, hindi ka na sumasampa sa barko. Wala ka ng pera, wala na ang lahat dahil hindi ka nakinig sa totoong propeta ng Panginoon. Pwede ka mag-aaral ng Bible School at matutunan mo ang hermeneutics and hermeneutics, pastoral counseling and psychology counseling and Christian education and so on and so forth. You know, being a prophet of God, it's a call from the Lord. Being a pastor is a call from the Lord. Being an evangelist, being an apostle, being a teacher is a call from the Lord. Hindi yan ang mag-aaralan. Eh, pakisabi niyo sa kanila, pag hindi pa sila nakinig sa totoong tinig ng lingkod ng Diyos, kasi sa totoong tinig ng Diyos, nakaamba na ang tabak sa kanila. Bam! Ibabagsak ng Diyos yan. Eh, marami nang nasampulan yan eh. Hindi ka pwedeng magmalaki sa mga totoong lingkod ng Diyos at mga sa totoong Diyos. Hindi ka pwedeng magmalaki. Nakaakala mo, ikaw ay tumatayo at napakalakas ang anointing mo. Akala mo hindi ka kayang palitan ng Diyos. Kaya kang palitan ng Diyos. Sabi nga ng Biblia, mula sa bato ay kayang magtayo ang Diyos ng mga pumuri sa Kanya. Pag hindi mo na ibinibigay ang tithes and offerings at first fruits mo, kaya kang palitan ng Panginoon. Dapat nga magpasalamat ka, nakaari ka ng mga preaching na ito para bigyan ka ng chance na ibigay mo ng maayos ang tithes and offerings at first fruits mo. God cannot, can never be back. What a man soweth, he shall also reap it. Kaya pakiwarning kanyo sila. Habang may chance pa kayo na ang magsabi kayo ng magwarning sa kanila. Di ba dami ka na pinrapisay? Dami ka na sinabi ng mga nakalimpas na gagaling sila. Bakit ibibigay yung tayo sa mga offerings at first fruits? Bakit? Eh, para nga magtuloy ang bihaya mo. Eh, ang dami namin pangangailangan, marami kami dapat unahin. Ito ang sabi ng Mateo 6:33. Unahin mo ang Diyos. Amen? Ibibigay ang lahat ng pangailangan mo. Pakisabi lahat. Naliginig pa mo ba tayo? Sa mga minamahal, after 7 days, may salita na si Diyos. Sinumpa niya ang kanyang pagsilang. Sana hindi na ako sinilang. But he never cursed God. Siyempre, great yung suffering niya eh. Alam mo, pinayuhan siya ng kanyang tatlong kaibigan. Pero ang payo ng kanyang tatlong kaibigan, walang kabluhan. Sabagat ang tatlong kaibigan, hindi nila kilala ang Diyos ng malaki. Pwede kang magkaroon ng maraming pagpapala. Pero hindi mo kilala ang Diyos. Pwede kang magkaroon ng maraming pagpapala, pero hindi mo kilala ang Diyos. Di ba maraming tao punong-puno ng pagpapala, di ba? Pero hindi nila kilala ang Diyos. Dalawang bagay ang gusto ng Diyos eh. Yumaman ka na makilala mo ang Diyos. At tinaamin mo sa Diyos nagmumula ang lahat ng bagay. Eh, maraming tao, sikat na sikat sila, yayaman nila eh, ang lalaki nila. Pero, hindi nakilala ang Diyos. Kaya alam mo, maganda ang layunin nila to cancel their three friends. These three friends has good motives, have good motives, no? Meron silang mabubuting motibo to encourage Diyos.
Pero dinidiin nila, alam mo Diyos, nagkasala ka talaga. Sabi ni Diyos, wala nga. Ano ba? Ano ba? Ano ka ba? Hindi nagkasala ka talaga. Wala nga. Ano sinasabi mo, kasalanan mo nagawa? Wala akong kasalanan. Pinipil na lang ito, hindi, nagkasalanan ka. Waray God. Waay din. Awanin. Pinipili talaga nila, nagkasala sila. Alam mo, ang haba ng kanilang discourse. Kaya kung babasahin mo ang Job, basahin mo yung chapter 1, chapter 2, tumakbo ka na kaagad sa 32, chapter 32 ka na tumakbo. Kasi yung mga sinabi ng mga kaibigan ni Job, hindi naman actually yung kanilang mga sinasabi ay opinion ng Diyos yun, mga opinion lang nila yun. Sa Job 32, meron nang hindi nakatiis. Biglang lumitaw. Job 32, alam niyo, ang tagal mong nanahimik eh. Kasi pinagbigyan ko kayong mga matatanda na masalita. Pero napansin ko kayo ang mga tandang walang, mga matatandang walang pinagkatandaan. Kasi nakakarinig kayo ng preaching na tama, puro kakeko. Puro kakeko. Is it yung preaching na tama, isa puso mo, keko ka ng keko? Pag nakakarating ka ng preaching na tama, mensaheng tama, at nababasa mo yung tama mula sa Biblia, huwag ka nakikeko. Nakikinig pa po ba tayo? Alam mo, mga magagaling na sundalo, pinapasuot sa ilalim ng bumper yan. Ang mga magagaling na sundalo, pinapalambini sa mga bagay niya, di ba? Pinapatalon sa tubig, sa dagat. Train talaga. Sabi nga ni Manny Pacquiao at saka ni Muhammad Ali, mahirap ang ensayo. Sa ensayo pa lang, talagang mahirap na. Pero sa oras ng labanan, champion ka. Amen? Ganun eh. Ang totoo lang, napakahirap na masyadong maramdamin, makeko. No? Napakahirap doon, kaya hindi sila natuto eh. Kapag wala na kayong pera, ayaw nyo na maglingkod sa Diyos. Kapag may sakit kayo, ayaw nyo na maglingkod sa Diyos. Oo. Oh. Alam ko ba, nagbibigay ka ng tesyo no priest, pag may sakit ka. Di ba? Eh, sabahasa po si Lord, ano pakialam mo? Alam ko ba, nagbibigay ka ng tesyo no priest, o bakit ngayon, ganyan, may ganyan ka? Eh, ano pakialam mo, sabi ng Diyos. Listen very carefully, tingin sa akin. You know, before you judge and say anything, why don't you ask God? Diba? Ask God. You know, I ask the Lord eh. Inabot ako ng alasin ko mahigit na madaling araw dito eh. Para tanungin ko ang Lord eh. At binasa ko to ng simula nung naborn again ako ng 1986 eh. Hanggang ngayon, kinikilala ko talaga ang Diyos ng malalim eh. At maasabi ko, hindi ko pa talaga kilala ang Diyos ng malalim. Matuloy ko pa rin siyang kinikilala. Ano mo ang sabi ni Elohim? Hindi mo. Oo, matatanda na kayo, pero wala kayong pinagtatandaan. Ngayon, pakinggan ninyo ako. Pinayuhan niya ngayon si Job. Narinig ng Diyos. Sabi ng Diyos, Job, yan ang tama. Kasi si Elihu, hindi lang alam ang Bible. Amen? Kundi kilala niya ang Diyos ng Bible. Nagiginig po ba tayo? Sabi ka na isang mga ngaral, nung nakasama mo siyang mga ngaral, sabi niya, it's not a symbol. Hindi raw simbolo yan. Yan ay katotohanan. Totoo nga naman. Kasi puro simbolo ang mga binabanggit. Hindi simbolo yan, katotohanan yan. At ano ang katotohanan, mga minamahal? Maraming tao, graduate, may masteral, may bachelor, may PhD, pero hindi kilala ng malalim ang Diyos. Dumating si Elihu sa murang gulang mas bata sa tatlong kaibigan ni Job.
nagpaayo siya, sabi ng Lord, yan ang tama. At ang sabi ng Panginoon, oh, yung mga kaibigan mo niya, mag-alay sa akin yan. Ipag-pray mo sila. Nag-alay yung tatlong mga magkakaibigan, pinag-pray ni Diyo, pinatawad sila ng Panginoon. Sino ang tumama? Yung mas bata. Sa buhay na ito, hindi pinag-uusapan kung bago kang born again, kung bago ka nag-abroad, kung bago ka nag-visit, kung bago ka nagkatrabaho, kung bago ka tumatayo. Pakinggan mo ito. Hindi pinag-uusapan kung bago kang born again, bago ka tumatayo, bago kang leader, bago ka nagkatrabaho, bago ka nag-negosyo, bago ka nag-abroad. Kahit bago ka, at handa mo na kaagad gawin ang kalooban ng Diyos, sigurado ang pagpapala at promosyon mo at ang makaagami sa iyo ng Lord mightily ay mangyayari at magaganap. Naunawaan ninyo ako? Ulitin ko ulit. Ha? Kahit unang alis mo pa lang papunta ng ibang bansa, if you will give your first fruits, mabilis kang i-bless at pupromote ng Lord. Kahit bagong born again ka pa lang, ibibigay mo na kagad ang tithes and offerings and first fruits mo, mabilis ka i-bless ng Panginoon. Kahit bagong born again ka pa lang, bakit bagong leader ka pa lang, pag sinabi ng Lord, amin ka! Amin! Preach ka, preach! Kahit bago ka pa lang, kapag willing mong i-offer ang buhay mo sa Panginoon, sa ayaw mo sa gusto, pagpapalain ka ng Diyos. Amen? Palakpakan namin sa Lord. Hindi pinag-uusapan kung bago ka pa lang nagkatrabaho, kung bago ka pa lang nagbinegosyo, bago ka pa lang tumatayo, bago ka pa lang nag-a-abroad. Ang pinag-uusapan dito, handa mong gawin ang kalooban ng Panginoon at bukas na bukas, magsama-sama kayo, i-post nyo kaagad dito sa Facebook, sa YouTube. At itag nyo kaagad dito sa mga kapatid natin na nasa ibang bansa, kinakailangan marinig kaagad nila ito. Para magtuloy ang biyaya nila at hindi sila matabak. Nung pinag-prophesy ko yung tabak, may nagre-resist niyan. Kaya natabak. Hindi pinag-uusapan kung nagre-resist ka. Ang pinag-uusapan, all prophecy will be fulfilled. Kapag ang false prophet na kagaya ni Balaam ang nag-prophesy, may tendency hindi ma-fulfill. Pero ma-fulfill pa rin yung prophecy ni Balaam eh. Na totoo lang. E di lalo pa kaya kung hindi naman sa kagaya ni Balaam ang nagpa-prophesy. Bagong alis pa lang ako, papunta ng abroad. Bigyan mo nga akin yung first words mo. Bago pa lang ako ng negosyo, bago pa lang nagkatrabaho, bago pa lang ako. Bigyan mo nga agad ang tayo sa first words mo, pagpapalain ka ng Diyos. At dito mo narinig yan, dito mo natutunan yan, dito mo ibigay. Hindi kung saan-saan, dito mo natutunan yan eh. Dito mo natutunan, dito mo narinig, dito mo ibibigay. Tinuruan ka rin ka ng tithes. Dahil nang inantok ka, doon kaatip, doon ibibigay ang tithes mo. That is foolishness. Parang ganito yan eh. Dito ako kumain sa restaurant ito. Sa restaurant ito, nabusog ka. Doon mo binayad sa kabilang restaurant. That is foolishness. Naunawaan po natin. Kaya tatlong kaibigan ni Job, wala, puro head knowledge. Kaya nung mapunta kami ng Laguna noon, mga Bible school students, ang lalaki ng Concordas, ang lalaki, oh. Preach sila. Tapos sila mag-preach. Sabi, oh, ito, si Brother Ricky naman ang pag-preach natin. Ako naman nag-preach. Yung mga tao, habulbulat, iyakat, tumanggap sa Panginoon. Anong problema? Anong magkakaiba? Magagaling sila, mag-expound, mag-explain ng Bible, pero kulang sila ng anointing. That is the problem. Nagiginig pa po ba tayo? No experience, no revelation. Kaya na mas gusto ng Diyos na hindi ka mayaman, pero naglilingkod ka at nagmamahal ka sa Kanya. Amen? At kung sakaling ikaw ay lumaki at yumaman at sumigla ang buhay mo, eh nais na Diyos ang maglingkod ka sa Kanya. At tatawagin natin ang buong mundo na maglingkod kay Kristo. Amen? Nakikinig po ba tayo? Kaya gusto niyo ba magpalakpakan si Lord? Kaya dito na tayo magwawakas sa Job 42. Dito na tayo magwawakas. Isa, nakakatulong din yung walang slides eh, kasi hindi ka na masyadong nagbabamasa eh, kaya shortcut na.
All things work together for good. Sana hindi magagalit sa preaching ko, dapat magre-repent, di ba? Dapat humble eh. Aamin ko nga, no? Bakit wala? Sa dami ng garbage, wala. Eh, wala nga. Yun nga eh. Job 42. Tinan ninyo, sabi ganoon. Sa verse 1, Job 42 verse 1. Then Job replied to the Lord, I know that you can do all things. Yan, yan. Or no plan of yours can be thwarted. Yan na yan. Sabi ni Job, lahat ng bagay ay kaya mong gawin. Walang pwedeng makapigil sa iyo. At ito ang sabi niya sa verse 5. Chokatik ko na sa verse 5. Ito ang sabi niya. My eyes had heard of you. But now my eyes, or my ears have heard, had heard of you, but now my eyes have seen you. Ang sabing ganoon, tingin po kayo sa akin, noon narinig lang kita. Pero ngayon, nakita na kita. Parang si Nicodemo, naglilikod si Kristo, pero hindi po naging diligtas. Parang si Cornelio, mapagbigay, mapagkawang-gawa, hindi ligtas. Kinakailangan silang ma-born again. Ganyan ang maraming tao, very religious, pero hindi born again. Ano ang palatandaan ng isang tao born again? Nakatera sa kanya ang Holy Spirit. Yun ang mala sila. Ano ang nangyari kay Job? Ito na. Ito na ang magwawakas. Si Job ay punong-puno ng pagpapala noong unang panahon. Nang dumating ang atake ng kaaway, nawala ang pagpapala. Ngunit, nang matapos na ang atake ng kaaway, pakinggan niyo mo ako magmaigil, dito na ako magwawakas. Mas nakilala din ni Job ang Lord ng mas malas. Pagkatapos ng problema, pagsubok, laban ng buhay. Pagkatapos na wala kang trabaho, wala kang negosyo, wala kang kita. Pagkatapos na ikaw ay nakaupo at di ka na tumatayo, nakikilala mo ang Diyos ng mas malaki. Nawa dalangin mo sa gitna ng problema, pagsubok laban ng buhay, at pag ang tabak ay dumating na, dalangin mo nawa ang marami ay magpakumbawana. Kagaya ngayon, sabi nga, sweetheart, honey, love, noon hindi ko binigay ng maayos ang first fruits, ibigay mo na ngayon. Noon, hindi ko binigay ng maayos ang tithes and offerings, ibigay mo na ngayon. Dati, dear, ikaw lang ang sumusuporta sa lingkod ng Diyos. Pag dumating ang sahod ko, doblihin mo na. Bakit nangyari sa taong yun ang ganyong malambot na puso? Eh, dumating yung breaking, yung humbling ng Lord eh. Amen. Misan, hindi nito, ito ang dating paunawaan eh. Nasa gitna lang ako ng kalooban ng Diyos, kinakailangan pa akong i-train. Yes! Para sa mas mataas na promosyon. Alam mo, pag ikaw ay sundalo, tapos mo lababan sa gera, balik ka ng home base mo, schooling ka. Para tumaas ang rango. Pag ikaw ay nagbabarko, pagbalik mo ng Pilipinas, hindi ka muna akatuli ng barko, schooling ka. Kaya masabi ko sa mga galing sa ibang bansa, at ang mga asawa nyo ay galing sa ibang bansa, huwag kang pumunta ng Boracay ng Sunday, dito ka dapat ng Sunday. Huwag kang mag-alit sa preaching ko, dahil ito ang totoo. Amen? Bakit ka nasa Boracay ng Sunday? Dapat nandito ka. Merong araw ng pagpunta ng Boracay. Pero ang Sunday, ilagay mo sa Panginoon. Ano bang mas mahalaga, ang pagpunta ng Boracay o ang pagsamba? I rise up to worship da-ra-ra-ra-ra, the chariot of fire. Alam mo bang si Eric Liddell ay anak ng missionary? I believe siya ay taga-London na pinanganak siya ng China. At alam mo bang si Eric Liddell ay lumalaban sa Olympic?
At Sunday, tatakbo siya para magwagi ng korona ng ginto. Hindi siya tumakbo. Bakit? Sabi niya, Sunday ngayon, isasamba ko ngayon eh. Sunday, nasa Boracay kayo, magpost mo sa Facebook. Ano katotohanan dyan? Kasalanan ko ba kung ang mga preaching nila, David Wilkerson, ang natutunan ko? Hindi yung preaching nila bong, gang bong 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 bong, diretso pa sumbong. Kasalanan ko ba kung ang mga apostolic preaching ang napakinggan ko? Hindi yung mga itaas niyo ang payong at baliktarin ninyo o magdala kayo ng itlog. Ipagpamalaki mo bang ipipis mo sa Facebook na nasa Boracay ka, Sunday? Ano ibig mo tukuyin? Gayahin ka namin? Tingin sa akin at smile. Smile to your heart is aching. Smile even though you're crying. Eric Liddell, anak ng ano? Missionary. Nag-London yan eh. Pero pinanganak ng China. Kaya nga kine-claim ng China, ang unang na nag-London sa Olympic, Chinese eh. Kasi Chinese citizen si Eric Liddell. Sunday, hindi tumakbo. Grabe. Alhayan mo. Amen. Alam mo, pagkatapos ng matinding pagsubok at laban ng buhay ni Job, binigyan ulit siya ng 10 anak. Mas masunurin. Mga anak, huwag kayong roro-roro. Pag hindi kayo magiging mga masunurin, papalitan kayo ng Diyos, yung mga magulang Diyos, bibigyan ng mga bagong masusunurin na anak. God forbid. Yun ang iniiyak-iyak ko talaga eh. Lord, huwag niyo pong alisin ang mga tao ngayon bilang supporter ng church. Kasi pag inalis ang Diyos yan, patay. Lord, huwag niyo pong alisin ang mga tao ngayon na umaawit, tumutugtog, sumasayaw, kumukuha. Bigyan niyo po ng chance. Kasi pag naalis ang Lord yan, patay. Papalitan niya ng iba. Mas magaling, mas anointed. At alam mo ba? At alam mo ba? Alam mo, basahin natin. Dapat may tagabasa ako eh. Dapat may tagabasa ako eh. Kasi walang nga slide eh. Job 42. Anong sabi dito? Sa Job 42, itanong pa ako magwawakas. Alam mo kung meron tayong dapat ipagpalaki sa lahat. Ito, pakinggan niyo. Tingin kayo sa akin. Hindi ang ating pagiging valedictorian. Hindi ang ating tinapos, hindi ang naikot natin ng buong mundo. Hindi ang nagkaroon tayo ng maraming salapi. Ang pinakamahalaga sa lahat, naglingkod ka sa Diyos ng buong buhay mo at naging tamad ka. Yan ang pinakadami sa lahat. Amen? At anong sabi rito, mga minamahal, sa Job 42, asa na yun, hindi na tayo magwawakas, asa na ba yung ano ko? Sa verse 12 hanggang verse 17, the Lord blessed the latter part of Job's. Isipin mo, yung sa bandang huli, pinagpala ng Diyos si Job, ang galing, Job 42 verse 17. Oh, wala bang tutulong sa akin para magbasa? Kanina ko pa ako nagsasabi, sana may tutulong sa akin para magbasa, wish ko lang. Wala, walang tinatamaan ha. Ayun, may tinamaan ha. Salamat sa Diyos. Kupito, tamaan mo. The Lord blessed the latter part of Job's life, for then the first. He had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 donkeys. And he also had 7 sons and 3 daughters. Yun, hindi niyo ba napansin?
Lahat ng pag-aari ni Job, dinoble ng Diyos. Amen? Pero ang mga anak, hindi na dinoble. Kasi pito, gawin mo ang 14, hirap alaga anon. And I believe with all of my heart, because of Job's intervention, pumasok ang mga anak na sa langit. Amen? Kaya hindi na kailangan doble pa. Tuloy mo, Pastora. The first daughter he named Jemima, the second Keziah, and the third Keren Hapuk. Nowhere in all the land were there found women as beautiful as Job's daughters, and their father granted them an inheritance along with their brothers. After this, Job lived 140 years. He saw his children and their children to the fourth generation, and so he died old and full of years. Grabe. Namatay siya full of years, no? Namatay siya sa katandaan, old age sa nila. Hindi siya namatay sa sakit. Yung sakit na iyon ay hindi nalalo sa kanya. Dinoble ng Diyos ang pagpapala. Nakikinig po ba tayo? Pag tayo sumusunod sa kaloob, kaya ang tanong ay, is God unfair, di ba? Yung pamagat natin ay, no? Is God unfair? No, is not unfair. Maaring sa ngayon, hindi mo naiintindihan ang preaching at nasasaktan ka. Patuloy ka, makinig. Ato ka naalis. Bumusan ng Diyos ang puso at kaisipan mo. Parang nasasaktan ka sa mga pangyayari sa buhay na hindi mo naiintindihan yung tithes, offerings, at first fruits. Bihirang naman ang nakangaral ng first fruits eh. Na totoo lang sa iba, hindi nga, wala nga instruction ng offering. Talaga wala. Bahala ka, magbigay ka sa buhay, magbigay ka o hindi. Maglingkod ka o hindi. Wala ka. Sa iba nga, one hour nga lang ang service eh. Walang anointing ang awitan eh. Basta makaawit, makatugtog lang, ayos na. Pero sa buhay na ito, mas nais ng Diyos na tumaas tayo. Amen? Ano ang conclusion ng ating pinag-aaralan? Kaya may pera, kaya wala. Kaya naman ang maranasan sa buhay na ito, tuloy ang paglilingkod sa Panginoon. At pagkatapos ng pagsubok at laban ng buhay, mas makikilala ko ang Diyos. At pagkatapos nito, ang biyaya ng Diyos ay mararanasan mo. Amen? Sobra-sobra pa sa inaasahan mo. Tayo lahat, tayo mo at tumigit.
na ako ulit.